akin na i-update mo na? Oo, alam ko daw, nag-ready na po daw sa class. Good morning, Sunday, lovely people. So, napakaaga po, 7:40 pa lang ng umaga at nandito ako sa Miami, naghihintay ng bus, papunta naman sa MRT. So, ayan na nga po, lovely peeps, dahil meron tayong home service na makeup na gagawin. Ayan, so ang ating pong client ay magbe-birthday today, ayan, ang ating celebrant lady. So, pero hindi po siya ang nag-book sa akin, kundi po yung kakilala ko na nandito rin po sa bahay na ito. Ayan, siya po yung nag-book sa akin. So, dalawa silang aayusan ko dito. Ayan, napakarami po nilang niluto, no? Kasi mamaya meron silang konting salo-salo na gagawin. So, ito po yung ating celebrant at medyo stress po yung kanyang aura, yung kanyang skin. Dahil nung dumating po ako dito, kasunod ka lang din siyang dumating na galing siya ng grocery. And then after po nun, sabi niya kung pwede ba magluto muna siya. Kasi po napakarami nga nung kanilang mga handa. So, nagluto muna, naghintay muna ako sa kanya na matapos niya yung kanyang ginagawa. So, dito lovely people, bago natin gawin yung kanyang makeup, syempre, i-moisturize ko muna yung kanyang balat. So, para naman ma-refresh uli siya. And then, i-massage ko muna yan. Ayan, para ma-absorb nung skin niya yung ating moisturizer na nilagay sa kanya. And then, i-fast forward po na to lovely people kasi medyo mahaba itong ating video. At may inip naman kayo sa akin. Ayan, so fast forward natin after ko ma-moisturize yung kanyang skin. Pagka massage ko, syempre kailangan natin alisin yun po, nasan din natin yun. And then, nag-spray din po ako ng toner sa kanya para mas makatulong pa na malinis yung kanyang skin. Ano? Then, after po nun, naglagay naman ako ng vitamin E serum. Then, after po is sunblock moisturizer. Ayan, so yung mga nilalagay ko na yun, bawat paglalagay ko is minamassage ko po yung kanyang skin. So, makakatulong po yun para naman ma-refresh ang kanyang skin uli. Ayan. So, nung nalagyan ko na po siya ng sunblock, doon na po ako naglagay ng primer base. Then, yun na nga po, sunod na yung foundation natin, and so on and so on. So, ayun po, no. So, alam ko naman, alam na alam nyo yung mga yan. Ano, diba? Ang ingay ko lang. So, ayan, lovely people, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, please like, subscribe, at pakit po ng ating bell icon para naman po magkasama pa tayo ng matagal. So, ayan, lovely peeps, after po nito, meron pa tayong isang aayusan din. Siyempre, yung nag-book talaga sa akin. So, mamaya after nito, mga after lunch, ayun na nga po, pupunta sila doon sa kanilang pinaka venue, no? Lahat ng mga food nila is dadalhin nila yan doon kasi may mga guests po sila. So, ang dami pong food, ang sarap-sarap, ayan, syempre, pinakain naman nila ako, ayan. So, ang dami kong sinabi. So, stay tuned po muna, lovely people.
At ayun na nga po, lovely peeps, medyo malapit na rin tayo matapos sa ating makeup. Then, susunod na po natin yung kanyang hair. So, i-curl po natin yung kanyang hair dito para naman maiba yung kanyang ano naman. Kasi laging bagsak or straight yung kanyang hair, diba? So, bigyan natin ng konting buhay naman yan. Ayan, so ganyan lang po at simple lang naman yung kanyang makeup. So, ayan, ang ganda niya. So, medyo nabuhay po talaga yung kanyang aura ngayon. Unlike yung kanina na talaga makikita natin na medyo stress at pagod talaga. So, at least kahit paano nabuhay yung kanyang mata. So, ayan, lovely people, stay tuned again. Malapit na tayo dito matapos sa kanyang pagme-makeup. So, ito na nga po, dahil medyo basa yung kanyang hair, i-blow po muna natin siya. I-blow dry hair. Ayan. So, ayan. Nakakalimutan ko yung aking mga sasabihin. Pero, ayan, syempre maglalagay tayo ng hair mousse para makatulong sa kanyang hair na madaling ma-curl natin mamaya. And then, after po nung hair mousse, naglagay din po ako ng hair spray protector sa kanyang buhok para naman po hindi magkaroon ng damage sa init, no? Ayan. So, dito, lovely people, yung aking ginamit na tong, no, na flat iron is maliit lang siya, manipis. So, kaya naman po ang ginawa ko dito, ang curly sa kanyang hair is maliliit lang. Ayan. Kasi po yung aking mga malalaking tong, malalaking flat iron is naiuwi ko na po yan sa Pinas. Nag-iisip ako kung bibili ba ako. Kaya lang iniisip ko, lovely peeps, ang dami ko ng gamit, no? Puro na lang ako gastos. Eh, yung nandun ko po sa Pinas na naiuwi, tatlo po yun. Dalawa po yung aking pinaka curly tong, isang malaki at isang maliit din, at yung isang malapad na flat iron. So, kasi yun, pwede rin siyang gamitin sa pag-curl ng ating buhok. So, ayan na nga po, lovely peeps, kaya naman talaga maliliit lang yung ating curl na ginawa dito. Dahil nga maliit yung aking flat iron. So, ayan. So, pero lovely people, itong aking flat iron, napakatagal na po nito sa akin. Ako'y kasakasama niya. Pati po yung ano, yung ating hair blower, magkasabay ko po yung binili. 2014. So, ano na ngayon? 2022, kasama ko pa rin po sila. So, ayan. So, ayan po, lovely people. Medyo malapit na rin naman tayo matapos dito sa ginagawa ko sa ating kliyente. At ito pa nga po pala, no? Ang tagal ko siyang ginagawa na makeup. Pasensya na po, no? Patawad. Hindi ko po natanong ang pangalan niya. So, syempre, tinawag-tawag ko lang po siyang sis and ma'am. Minsan ma'am, minsan sis. Ayan. Pero sis po talaga. Para naman at least magaan yung ating loob doon sa ating kliyente. At ganun din po siya sa akin. So, hindi siya yung may ilang-ilang. Kasi nga, di ba, hindi kami personal na magkakilala niyang ating celebrant client na ito. Ayan po. So, ito po yung kanilang bahay. So, maganda po yung kanilang bahay. Nagustuhan ko yung kanilang kusina, ang laki, ayan. So, kaya naman pala marami ka talagang malulutong pagkain. Kasi kapag ka ganun malaki yung iyong kusina. Tapos, ang maganda pa po dito, sobrang ang hangin, ano. Hindi mo na kailangan ng electric fan or aircon. Kasi naka-open po yung kanilang pintuan. Sobrang mahangin po. Fresh air po yung pumapasok. Dahil nasa taas po yung kanilang bahay. Kasi mga condominium po ito, ano, yung kanilang bahay dito. So, ayan, lovely people, at medyo tapos naman tayo na dito sa aking kliyente. Ayan.
So, ito na po yung kanyang outlook. So, sana po nagustuhan nyo. At syempre, dahil napuno na po yung storage ng aking gallery, hindi ko na po nakunan itong isa. So, picture-picture na lang po. So, thank you for watching po, lovely people. I hope you enjoy my videos po. Good vibes lang po tayo lagi. At sana po, ganun din po ang ating mga pananaw sa buhay. Lagi tayong positive, no? Para mas marami tayong blessing na matanggap. So, sobrang blessed po nitong araw na ito. Kasi, July 31 at papasok